another video naman ang ating gagawin. Today is very special day kasi Rugby World Cup at dadating ngayon ang kapatid ko dito sa New Zealand. Nagluluto nga pala si Mister ng breakfast. Meron kasi kaming mga leftover kahapon na mga meat at niririhit lang namin, nininit lang namin yung iba. Super excited si Mr. Gustong-gusto niya talagang manalo ang All Blacks ngayon sa New Zealand versus Africa. Ito nga pala ay tinatawag na English breakfast, ibang-iba sa atin, Pinoy na breakfast. Gustong-gusto ko talaga pag breakfast may tuyo. But unfortunately, minsan lang ako nakakabili ng tuyo dito sa New Zealand, kaya naman minsan lang din ako nakakain ng tuyo. So ito na, nagsimula na pala ang game at ready-ready na kami ni Mr. Manood. So unfortunately, hindi nga pala nanalo ang All Blacks New Zealand. South Africa ang nanalo, naging champion sa World Cup Rugby. So papunta nga pala kami sa bahay ng aking biyanan. Iiwan kasi namin yung mga bata. Ayaw kasi nilang sumama sa Auckland. Pupunta kasi kami sa airport. Susunduin namin ang aking kapatid. So 11:30 nga pala kami umalis kasi isang oras at kalahati ang biyahe papunta sa airport. Napaka-peaceful ng journey namin kasi walang mga batang nagsisigawan at nagpapatayan sa likod. Pero honestly, minsan talaga nakakamiss yung mga anak ko, wala sa likod, walang ingay. So meron nga palang bagyo ngayon dito sa New Zealand, tinatawag ng bagyong Lola. Alas 5 daw ng hapon magla-landfall, so buti na lang talaga early yung arrival ng airplane at naka-landfall pa ng safe dito sa New Zealand. So sobrang smooth nga pala ng flight ng kapatid ko, kahit sa immigration sa Pilipinas, ang tinanong lang sa kanya ay bakit daw matagal yung bakasyon niya dito sa New Zealand. Bakit ba tinatanong ang mga bagay-bagay na ganyan? Eh pwede namang magbakasyon kung anong gusto, kung kailan natin gusto. Pero thankfully walang masyadong question daw yung immigration sa Pilipinas, nakalusot agad yung kapatid ko. So magbabakasyon nga pala yung kapatid ko dito, magsistay siya sa amin for 5 months, magsa-sightseeing. At of course para makaspend time din with us. So nagutom nga pala kami, hindi pa kasi kami nag-lunch, so nagbili muna kami ng McDonald's. Nag-order kami ng 2 Big Mac at saka cheeseburger. Si Mr. ayaw niya daw mag-Big Mac kasi busog na busog pa siya. Dami kasi niyang kinain breakfast. Pag lunch time, hindi na masyadong kumain si Mr. Mas malakas pa ata kumain sa kanya. So ito na, nagbiyahe na kami pa uwi sa Pairoa. Oh, your shoes! Hi! Hi! What's this? Did you make this? Hello, you know me? You know Uncle Jane? Yeah. Uncle Ryan? Yeah. Why are you here? You don't see you. Pagkatapos ng reunion nila with Uncle Jade ay nag-agad kami nag-open ng mga bagahe. Alam nyo kasi namili ako ng mga damit sa Lazada at pinadala ko sa kanya papunta dito sa New Zealand. Ang mahal-mahal kasi ng mga damit dito. Namili rin ako ng mga damit sa mga bata at pati na rin si Mister, binilhan ko of course ng bagong bag. Gustong gusto kasi ni Mister yung mga bag sa Pilipinas. Nung nagpunta kami ng Pilipinas, nagbakasyon kami, namili talaga siya ng bunga-bunga pero nga nasira na. Pero ngayon binilhan ko siya ng matibay na bag para naman mag long last. Ito nga pala mga damit na namili ko sa Lazada, ang gaganda pa. So alam niyo ako kasi mahilig ako sa mga dress at saka magagandang mga damit. Madali lang kasing labhan yung mga dress at saka pagsuotin mo eh one go lang. Pagkatapos nga pala ay nag-dinner na kami. Ininit lang namin yung mga leftover kahapon. Marami kasing pagkain na hindi nakain. Sayang naman kung itatapon natin. So nag-reheat lang kami ng mga foods. Hindi na nagluto. Napagod na rin kasi sa biyahe. Yung mga anak ko pala ay kumakain sa small table, hindi na kasi kami magkasya. Plus 1 na kami ngayon, andito na yung kapatid ko sa New Zealand. Minsan talaga nakakapagod magluto, kaya naman masarap talagang kumain ng mga leftover na lang. Si Mr. nga pala ay busy sa kakausap sa kapatid ko. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!